Okay po, tatay. Today, we study plural nouns. O kung paano gagawin pang marimahan ang pangalan. Halimbawa, what is the plural of this? Houses. Very good. Ito po. Mouses. Ay, mali po. Mice? Ganun ba? Sige, sige, ulit. Pramdita. Houses. Heis! Heis? Bakit po heis? Naku naman, anak. You don't know? Siyempre, kagaya niyan, mouse. Oh, di ba? Mice. Oh. Siyempre, pag house, heis. What is this? Another guest? It isn't fair. Darling, pagbigyan mo na si Victor, sandali lang to. Mabita, okay lang po. Wala po sa akin to. You see how good she is, honey pie, baby boy ko. See how good she is, di ba? You see talaga, Victor? You see? Tatay, ipunin niyo po ang English niyo sa test. At baka kayo kapusin. Okay, Mang Small, ano ang plural ng goose? Gooses. Hindi po. Geese. O sige, sige po. Isa pa po. Ito, ito. Mas madali. Ano ang plural ng moose? Miss. Moose po. Ulit. Moose din? Opo. Hindi nagbago? Hindi po. Eh, teka, kanino bang idea tong English test na ito? Sa akin, gusto ko kasing ipagmalaki ko ng anak ko eh. Gaano nyo kamahal si Big? Mahal na mahal. Higit pa sa buhay ko. Eh, ikaw, Big? In fairness, mahal ko din po ang tatay ko. Eh, yun naman pala eh. Oh. Eh, bakit ba nyo kailangan mag-test-test ng English? Eh, ano naman kinalaman ng English sa pagmamahal?